Batangas sa ano? Sa ah, hindi ako bisita lang ito yun. Oh, Bulkan na yun. Ah, sa Taal? Taal. Oo. Ito na ang tanong. Ano nangyari ba sa hindi kami? Mabuti ang nilalaman, kabutihan sa kapwa ang kanyang pinapakita. Wala akong magawa, kahit 6 times na tinatawad ko. Ibig sabihin 6 times na tinatawad, 6 times ang lalo ko? Oo. Sa isang lalaki lang? Uy, ba't yung ininom yan? Oo, sa isang lalaki. Nak! Nang! Kalukuhan yun. Ayaw mo maging broken family. Pero dahil sa ginawa ng misis mo, booking family. Booking family. Na-booking yung family. Uy, shit. Nakakainis yung gano'n. Uy, kaya nyo ba yun? Sasaya. Mahirap yun, no? Ginagawa ni Jokes. So, nakarating sila sa tulpo. Nagpatulpo siya, tapos hindi rin nag-ayos. Hindi, ba't diba yun yung inalmi? No? Oo, oh, may. Kasi kailangan kasi doon sa ang anami kasi hindi kasi ako pwede doon sa agay tulpo. Kasi yung sapaw kasi, yung mahirap lang talaga, i-abrut ako. Kaya hindi ako pwede sa pao. Ayaw nga pala, na-explore ako yun. Tapos ngayon, bigyan mo panal, kaso lang kailangan natin ng 200,000. Pag-ipo ka. Pag-ipo na mo rin. Pag-ipo na mo yan. Masyadong malaki. Suportahan ninyo ang channel Jokes. Oh no! Yan. So, nirecall lang natin no, kahapon niya. Tapos, ito nga, medyo it hurts yung nangyari sa kanya. Yan, shoutout sa lahat ng OFW na nakaka-relate sa nangyari kay Jokes. Hindi lang sa mga lalaki nangyari, sa mga babae din. No, marami talaga nangyari ganyan no, pag LDR. Talagang, ang hirap. Labanan. Real talk naman, talagang hindi ko alam kung ilang percent ang pamilya sa mga Pinoy na nag-abroad, na nagkakaroon talaga ng problema, nagkakahiwalay, nagiging, alam niyo na, the power of Jersey. The power of Jersey. Grabe! So, bilib ako kay Jokes. Ngayon ba, wala na kayong pagkasa, wala ka ng palang na balita ni Alice? Wala na lang kasi, kapag final na yung decision ko na ayaw. Siguro naman lumaki. Kaya mag-comment ka kayo. Ikaw ba? Anin na bis ang niloko? Anin na bis mong pinatawad? Tapos, makikipagbalikan ka pa ba? Parang... Yan, so, ngayon ba? Nakamubun ka na ba? Oo, nakamubun ako. Dahil sa YouTube. Yun! Dahil sa ating mga followers, sa mga subscribers natin. Dahil sa inyo, maraming salamat dahil nakamubuhin ako. Nalilipang ako sa YouTube video. Nalilipang ako sa pag-iisang sa vlogger. At thankful tayo dahil naging ganito na Jokes in TV dahil yung kay Edgar Prosnetter. Kung hindi dahil kay Edgar Prosnetter, hindi ako nalilipang hindi ako magkaroon ng mga viewers, mga subscribers na nagsabi na Jokes, tuloy-tuloy lang, laban lang. At nandito lang kami para sumuporta sa iyo. Yun ang naging para magtuloy-tuloy talaga. At syempre, dahil doon sa aking mga ginagawa na vlog, yung mga pagtulong dito sa Puyas Island, nagkaroon na tayo ng house unlock, no? Dalawang nagpapabahay tayo. No? So, masaya-masaya po ako doon. Vlog, yung bang buhay nung isang pamilya o bawat pamilya na walang-wala na talaga at mabigyan mo ng pag-asa na magkaroon sila ng tahanan. Kahit doon pa lang, masayang-masaya na talaga ako doon at nalilibang ako sa mga ginagawa ko. So, kung hindi dahil sa mga viewers ng Seward family, bilang isang Seward din, hindi ako malilibang at hindi ako mag-continue sa mag-move on sa aking buhay. So, congrats, naka-move on na si Jokes. Pero ang hirap na, maraming nag-comment na no, big no, wala na, hindi na makipagbalikan kasi ilang beses na big no talaga. Big no. So, bago ka naging successful na YouTuber naman, uulitin ko lang yung tanong para sa mga hindi nakaparood kahapon. Kung ang pinaka-sentro kasi ng ating topic ay ano ang naging impact sa'yo ng YouTube channel or ng YouTube, no? So, anong pinagkaiba buhay mo dati sa Saudi nung trabaho ka pa, ngayon na vlogger ko? Malaking impact para sa akin yung pag-iisa ng vlogger kasi nabibili ko lang yung lalo na doon sa anak ko no, kasi still nag-susuport ako doon sa anak ko, isa lang kasi yung anak ko, so yun lang talaga
ay maibigay ko dahil ayaw ko na matulad sa akin na nung bata pa ako na wala akong ama na talaga nagsasabi sa akin. So, nalaman ko na lang, nakita ko na yung tatay ko patay na. No, so ayaw kong mangyari yan. Kaya gusto ko na magkaroon ako ng income na at meron siyang future kalaunan. So nagagawa mo ngayon lahat ng bagay niyo? Nagagawa ko yun. Nagagawa dahil sa YouTube. Membro sa community na to ay nagagawa ko na naggumawa pa ng mga bagay-bagay na kapaki-pakinabang sa ating bayan, no, as pamamagitan ng pagiging isang charity vlogger. No, so thankful tayo dahil mayroong isang idol jumper sniper na talagang naging kaibigan natin at natutulong sa bawat Pilipino, bawat vlogger, small YouTuber na gusto talaga magpursige at tumulong sa kanilang mga pamilya. At isa ako doon, thankful tayo dahil nabiyayaan tayo ng pagkakataon na isang idol jumper sniper ang maging kaibigan natin at natulungan naman tayo sa pagkakataon natin. Yun, ako naman, makasalamat ako sa mga viewers kasi dahil sa inyo, kung ano man yung nagulong natin sa iba dahil sa inyo kasi yan. Napakalaking yung bago talaga mga viewers kaya salamat sa inyo. Ngayon mga ka-sword, meron tayong hindi na banggit na hapon tungkol sa buhay ni Jokes nung tumira na sa Sabukana. Merong nangyari sa kanya na talagang kahindik-hindik, kagimbal-gimbal na muntik na siyang sumuko at least dumating na sa point na wala na siyang pera. Hindi ko alam kung paano siya nakasurvive, no? Pero bago yan, i-subscribe muna natin. Yan. This program is brought to you by the YouTube channel of Jubert. Baka pwede niyo i-subscribe muna. Ay, isa sa mga glorious vlogger. Yan, commercial muna tayo. Yan muna, Jok. Umiyak ka muna dyan. Yan. I-drop ko lang ulit. Nakapin naman. Baka sakali makagraduate siya ngayon. Kulang na lang siya ng 200. Yan, baka pwede niyo i-subscribe. Marami pa tayong interview pagkatapos ni Jokes ay nandiyan pa sila Master James, Captain Dodong. Abangan din yun yung kay Francis, malupit din yun. Tsaka kay John Igor. Yun. So, tingnan natin. Yung solid na nanonood kay Jokes, alam niyo ang nangyari sa kanya. Siguro kasi bilinag mo yun eh. Umiyak lang ako! Umiyak lang! Teka lang! Bago natin ipakita yung mga luha niya, i-subscribe nyo muna si... Hoy, signal! Yan. Mag-comment lang kayo ng Dan kapag naka-subscribe na kayo at baka pwedeng meron tayong moderator diyan baka 0806 na. Oof. So kulang lang ata 700 kaya na. Yo, 700. So habang nagkukwento tayo baka sakaling madadagan yan. So subscribe lang kayo. I-drop ko ulit tapos balik kay Jokes. Okay lang malaman. Salamat sa nag-subscribe. Yan. So ito, ano yung nangyari sa'yo sa Bukana nung time na sana, parang nabanggit mo na naghihirap ka talaga dyan? Unang-una, nung bago ako pumunta sa Bukana, pera, nag-charity ako doon sa Cavite. Kung ano nga yung mga vlog ko doon. Kaso lang, ganun pa rin, may na-induce. So, nagkaroon ako ng idea na ano kaya kung pupunta ko kay Idol Jumper Sniper at nangupahan ako dun sa bahay kung saan si Prasta nangupahan din, si Kuya Nuri Vlog nandun din, no, so naging kaibigan ko sila, sila ang isa sa daan na kung bakit ako naging isang sumber, no, so umabot sa punto na naubusan na ako ng pang bayad sa bahay. Wala na akong konsumo, wala na akong bigas. Tapos, mayroon akong kaisa-isang cellphone na meron, pero nabasa pa nung naglinis tayo dun sa Twin Island. Oh! Sa Twin Island, nung naglinis kami dun sa Twin Island, nabasa yun. So, nung nabasa yun, may natira ako isang laptop. No, laptop, so hindi naman pwede natin pang-vlog yung laptop na gano'n, laptop na gano'n. No, so, yun, sabi ko, mag-live na lang ako, susuko na ako, ayoko na, mahina pa rin yung views ko. Tapos, parang napifeel ko, tapos namimiss ko yung anak ko. Napifeel ko na, hindi na rin maging consistent yung aking pangupahan doon kasi wala na ako pambayad, wala na rin akong pera pangkain. No, so, nahiya din ako kina Franstar.
kaya sa mga ibang kasama na iyan na rin ako. So gusto ko nang mag-give up ng panahon na yun. At yun nga, nag-live ako sa panahon na yun. Grabe nga, down na down talaga ako noon. Hindi ko alam kung ang gagawin ko, magpapatulto ba ako at magpa-vlog o hindi na. Ang naisip ko talaga noon is uuwi ako dahil na-miss ko na ang anak ko. Tapos mag-a-apply na lang ako ng trabaho. No, so yun, umiyak ako nung panahon na yun, grabe ang iyak ko nun. Tapos after nung live na yun, si John Ego nagsabi sa akin na huwag kang umiyak, huminto ko na at isasama kita sa Buriya sa Ilan. Yun po yun. So magpapasalamat din po ako dahil nandyan po kayo, nandyan po yung iba pang mga kung sino nakakapanood ng live na yun at yung mga iba pang mga reaction doon sa mga iba pang mga vlogger, ginawa niya ng reaction. So sa mga nakakapanood doon, maraming maraming salamat sa inyo lahat. At sa mga nagsuporta doon kay Ma'am Pink Rosanie pala, dahil nga nabigyan ako ng muling pag-asa noon, dahil nga si Ma'am Pink Rosanie nagpadala kaagad ng pera na para pambili ng cellphone. So ito po yung cellphone, hanggang ngayon buhay pa, no? At thank you talaga kay Ma'am Pink Rosanie sa haba ng panahon. Ma'am, inalagaan ko po talaga ito, ma'am, yung cellphone na ito, ma'am. At marami na pong natulungan ang cellphone na ito. Marami ng pamilya na nagugutom, na nagugusog. Marami ng pamilya na nauulanan, na nakakasilong na ngayon. At mayroong pamilya na walang bahay ay nakakaroon na ng bahay dahil po sa cellphone na ito. Sino pangalan? Ma'am Pink Rosanie. Ayan. Shout out, Ma'am Pink Rosanie. Ayan, maraming maraming salamat, ma'am. Iniingatan ko po talaga ito. Nung panahon na yon at na-miss ko lang talaga yung anak ko noon, sabi niya, Daddy, kung saan ka mo naroon, sabi niya, uwi ka na, Daddy, sabi niya ganun. Anak ko, nami-miss ko. Pagdating sa anak ko, mga kajok, no, parang hindi ako makakano kasi kaysa isang anak ko lang na lalaki. At kahit sa anong panahon, nami-miss ko parati talaga yung anak ko. Gusto ko siya makasama parati, kaya lang. Kahit nga, nag-vlog tayo. Nandun siya ngayon sa nanay niya, sa mami niya. At hindi ko naman siya pwede isama. Dati, naisama ko siya dito dati. Naging cameraman ko pa yun yung anak ko. No, 7 years old, naging cameraman ko. Kumbaga, father and son na nag-vlog, no. Kahit ulan, nandyan siya, yung anak ko. So, yun, at namimiss ko talaga yung anak ko. At gusto ko lang talaga, no, na mas lalo pang lalago yung aking channel. At bihayaan ng magandang mapabuti pa at matulungan ko yung aking anak at the same time sa iba pang nangangailangan. At may pagpatuloy ko yung aking mga nasimulan na pagtulong dito sa Buriyas Island. Ini-invite ko rin po lahat kayo para malaman niyo po sa mga hindi pa po nakaalam at hindi pa po nakakakita, nakabisita sa aking channel. Mayroon po tayong mga pagtulong doon. 6 months po yun last year. Hanggang ngayon po ay gumagawa pa rin po tayo ng pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Buriyas Island. Dito po talaga ako sa Buriyas Island nag-book dahil doon sa ating viral natin na video doon sa mga batang nakayapak lang doon sa tuktok ng bundok na binigyan natin ng biyaya. No, at saka yung ating mga matatanda natin na walang bahay at napabahayan natin. So, thank you. Maraming maraming salamat. Magpapasalamat ako sa inyong lahat, mga subscribers ko, mga supporters ko, na nandyan kayo para handang tumulong sa akin at sumuporta. At laging nagsasabi na tuloy-tuloy lang. At alam ko ang kakayanan ko at bilang isang vlogger. At alam ko na ikaw ay tumutulong sa mga kababayan natin. At I'll take this opportunity to thanks ating pinuno no, na si Idol Japper Sniper. May tanong pala ako. Kasi wala nang problema yun. Yung time na yung kasi na nangyari sa'yo, yung kinapunan ko pa, hindi kayo lumabi sa akin nun. Naiyak kasi ako nandun. Hindi sila nagsabi sa akin, si Jokes, naging sponsor ko yan. Binigyan niya ako, nag-sponsor sa akin, ng dalawang beses yata nung nagbigyan niya ng hotel. Tapos, magbinigyan niya ako ng mga upuan. Hindi ko na binalag yun. Mga upuan sa bahay. Sa kanya galing yun, yung mga stolen na upuan ko sa bahay. Sa kanya galing yun. Tapos, yung mga time na yun, hindi ka na gano'n, hindi ka nakakaramdam ng pagtatampo sa akin. Wala, hindi naman doon. Okay lang yun kasi idol kita. Tapos, yung panahon na yun, pinapapaya ko lang sa Panginoon na sabi ko, bago ako umalis mo sa bahay, sabi ko, Lord, sana mag-success itong
plano ko at kaya gawin ko ang aking na makakaya para maging kapakinabang ako at yung aking channel ay maging maayos at yun, makatulong ako sa pamilya ko. So yung time na yun kasi, kaya nakita ko kasi si Jokes, kasama niya kasi si Francis na si Norris. Francis ay si medyo malakas na yung time na yun, ang channel. Tapos si Penuri, hindi pa ganun kalakas si Norris. Kasi si Francis lang ang malakas sa inyo, nakita ko kasama sila tatlo. So ang isip ko yun, tignan natin kung saan yung kaya nila mag-use sa sarili nilang sikap, no? No, kasi hindi naman makikita kasi yung talagang tunay na kaya, no? Kapag sila kung paano sumasawa na sa Diyos. Tapos, yun nga, yung dumating si, nung kay John Igor, no, na inimbitahan sila sa Burias, pumunta sila dito sa Burias. Yun, so, dito sila talaga dito sa Burias. Kaya salamat kay John Igor sa pag-invite sa kanila, no, sa dito, sa Burias. Shout out kay Kamars. So, ngayon, Pai, anong masasabi mo sa channel mo? Kung baga, okay ka na? Sa channel ko naman, sa mga kinikita. Sa mga kinikita, hindi gaano kasi siya gaano. Dati nung last year ng June, yun, malapit na yung anniversary namin. Yung last year na pagpunta natin. Sa ngayon kasi, dati okay yung channel ko, talagang malakas kumikita, pero sa ngayon medyo bumababa ng konti kasi hindi naman talaga ayon sa nasabi ng idol dati na hindi consistent yung views ng isang channel, no? So, kailangan talaga gumawa tayo ng discovery para maging consistent siya at ma-capture natin yung mga gusto ng ating mga manonood. So inaaral-aral ko pa rin ngayon sa hanggang ngayon, kahit na medyo matagal na ako nabablog, inaaral-aral ko pa rin kung ano yung mga dapat paggawin para hindi ako mabibihan at siyempre gusto kong panindigan yung aking channel na talagang kayang-kaya kong tumayo na ito na lang ang huling katanungan ko, medyo medyo masayran kong katanungan ko, no? Marami gustong gusto ng tanong na to, so kasi medyo controversial kong itatanong ko, so okay lang naman, okay lang. Okay, kasi mabigyan na kayo. Marami tayong mga bisita. Marami tayong mga media. Yan, o. O, kawain. Yan, Idol. Dito rin. Si Idol. Shout out sa mga Burias vlogger. Yan, so, bago natin pakawalan si Jokes, no, nag-iyaka na dito, eh. Iyak. May nag-iyak. Mahina nila na. Ito, gustong-gusto ng mga tao, mga nanonood sa atin yung tanong natin. Di ba kung nagsunta ka lang sa Tawana, sinundin niyo. Bago natin ituloy, nakasubscribe na ba kayo kay, ano, kay Jobert? I-subscribe nyo muna, teka lang. Oh, mga sir, sa mga bago mga nanonood dyan, meron tayong sinasubscribe na isang Burias vlogger, si Jobert. Kahapon ay nag-burn out lang, eh. Dapat graduate na. Itatrap ulit yung kanyang channel. Habang nag-uusap tayo, baka pwede i-subscribe. Baka makagraduate naman. Di ba? Uy, sino yun? Wala! Uy, humihingi pa ko ng tawad sa mga nagpalipad. Baka po sino mga nagpalipad? Sino yun? Miss Go? Uy, sorry yan. May mga nagpalipad. Sorry, pasensya na kayo. Medyo nag-focus kasi ako. Kaya salamat kay Miss Go. Mayroon pa yata iba. Teka lang, tinan ko. Joseph Ong, yun. Then Sarge. Sarge Tim. At saka si Miss Gott. Salamat. Sa mga lahat na nanonood dyan, salamat. Baka pwede, ilan na subscriber ko? Baka pwede matrix na, matunan tayo. Abangan nyo yung itatanong ko sa kanya, malupit yun. Si Jobert ay Burias vlogger, no? Ilan ako? 836. Baka pwede i-subscribe, basta comment kayo ng Dan na kapag na-subscribe na kasi kayang-kayang pag-graduate natin ngayon. Abangan yung sunod na interview natin, no? si Captain Dudo o si Master James, John Eagle, nandiyan na. Naghahanda lang sila. Maiyakin din yun. Mga laki mga tao, maiyakin. Naka-subscribe na. Dan na daw! Okay! Okay, so ito na ang tanong.
nangyari ba sa inyo ni Kamunin? Hindi lang sagot. Oh! Joke lang yun. Nagkaroon ba kayo ng affair? Ayun. Hindi makasagot. Sige lang. Sige lang. Pahingay mo. Hinga ka muna. Hinga ka muna. Kasi kanina ko parang nagkulat si Joke sa tanong. Ha? Sino? Sir Kabalis. Parang yung Kabalis. Ay! Shout out Oliver Kabalis. Shout out. Pamira. Shout out kay Kamuning. Nagulat siya. Hindi, dahil wala naman kayo ng reason. So, pwede yung sumagot, pwede hindi ah. Nagkaroon ka man ng affair sa ibang girls? Ah, wala. Ayun, wala nila sagot. Pero, may bala ka na magkaroon ng partner ko. Diba? Hopefully, sana magkaroon tayo. Kasi yun ang isa sa inaano ko na sana magkaroon tayo ng partner. Pero hindi natin mamadaliin yan kasi kung talagang itinadhana sa atin yan, ibibigyan sa atin ang pagkakataon yan. Si God lang bahala. Kamuray, yeah. Kamuray, pwede mo ilagay sa kamuray. Pero huwag mong partner, malulukoy. Ano ba? Nandiyan! Okay! Lulukoy ka lang yan. Yan. Uy, jumper. Sabi niya. Nadamay daw siya. Ayan, kasi sobrang ano eh. Sobrang malungkot. Iiyak na eh. Si Jokes. Okay, salamat mga ka-sobert. Suportahan niyo si Jokes. Sa mga hindi pa nakakilala kay Jokes. Alam, kilala niya. Kasi yung mga nanood ngayon, si Jokes MTV po ay may mga charity ginagawa dito. So, actually, siya yung pinakaunang gumawa ng charity sa Burias. Ikaw pinakaunang nalimut. Nung tumating sila dito, nung invitation sila ni Legend Eagle. Tapos, sumunod na sila France Town. Ang dami na yung nalawa dito. Tapos, marami na siyang tulungan sa ibang lugar. Kasi Davao. Diba? So, isa sa mga kailangan kasi para magtuloy-tuloy yung pagtulong or mga ginagawa ng isang vlog ay yung mga support ng mga viewers. No? Kasi doon kumukuha ng revenue. Kapag marami kang views, maganda ang revenue mo. Kung charity vlogger ka, marami kang matutulungan. Yung makakatulong ka na makakatulong. Lalo na kahit na walang sponsor yun, makakatulong ka. Plus, how much more kung mayroong sponsor. Pero pag wala ka ng viewers, kahit anong gawin mo, talagang hindi ka makakaahon. So, kailangan ng suporta. No? So, si Jokes naman, deserve na matulungan. Suportahan natin kasi sa mga tulong na ginagawa niya. Napakabait na tao. Siya ang IT ng Burias. No? Siya ang kumbaga kung sa bukana meron akong tutong body, meron akong Tim Channel, meron akong ako ito Vlog TV, yung mga IT ko na kung saan doon ko pinapaayos yung mga may problema sa technical pagdating sa YouTube. Dito naman si Jokes ang nag-aayos, no, ng mga channel ng mga Burias. Ang dami nilang natulungan dito. Kaya saludo kay Jokes. Sana lumawak pa ang channel mo. Salamat naman at na-move on ka na sa mga pinagdaanan mo. Sana magtuloy-tuloy, lumawak pa, lumawak, makaipon mo ito, gano'ng mag-ipon. Para kung sakaling wala signal. No, kung sakaling bumagsak man tayo sa YouTube or wala na manood, at least nakaipon tayo. Ayan, supportahan nyo si Jokes, mga kasawad. Baka may lang last word. Ayan, maraming salamat sa aking mga taga-suporta dyan, no? Subscribers. Yeah, maraming salamat sa inyo talaga dahil simula day 1 no nung last year nandiyan pa rin kayo hanggang ngayon na sumusuporta sa akin at talagang nag-a-advise sa akin minsan, nagcha-chat. Maraming salamat at alam niyo na yan kung sino kayo, mga ma'am, mga sir. Maraming salamat po talaga. At siyempre, hindi ko rin pasalamatan si John Igor dahil si John Igor ang napakabait talaga na tao na grabe. No, nung down na down talaga ako, siya ang kauna-unahang tao na tumawag. No, na huwag kang umiyak. Para kang bakla, huwag kang umiyak. Dadalhin kita sa Burias Island. Yun, no, so tuwang-tuwa po talaga ako noon. No, nung sinabi niya dadalhin niya ako sa Burias Island. Kasi yung time na yun, yun yung kalakasan talaga ng Burias dito nila John Igor. Yung lakas ng channel nila doon, namamayagpag talaga sila. So, after noon, kinabukasan, nagpala mo kay Idol. Sabi ko doon, sama mo na ako doon sa Burias Island. Kina John Igor, kina John Riot. Sabi niya, sige, mas maganda yun para sa channel mo. At good luck, sabi niya ganun. At yun, magkasama kami nung panahon na yun ni Prasta, nagpaalam din si Pinoli Vlog. Kaya, yung Three Musketeers namamayagpag sa pagtulong dito sa Burias Island in 6 months last year. No, so, thank you po at nabiyayaan tayo ng Panginoon
na maging ganun ang channel natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat! Yun. Salamat! Salamat kay Lord. Oy, shout out kay Vladimir! Love you, bye! Vladimir. Yun, so, ngayon, alam nyo na ano, mga, kung ano mga pinagdadaanan ng jokes ng buhay, search yung tulpo, natulpo ko, pinatagpatulpo ko siya, no? Sa mga, 2018, March 5, wanted sa radio, wanted sa radio. Second to the last part ako nung sa video. Sige, sana sa, supportahan nyo si Jokes, lahat ng mga subscribers nyo, baka pwede kayong maglaan, baka pwede kayong maglaan ng oras para manood ng mga videos ni Jokes, lalo na yung mga charity nyo. Para lahat kami ay makinabang sa mga views nyo, lahat kami ay sabay-sabay na umangat. Ayos! Po. Salamat, salamat. Thank you, Jokes! Thank you, Don. Thank you, Don. Love you, love you. Kiss mo na ko rin. Ayun! Ayun! Sige, Jokes! Lumayas ka na, Jokes! Lumayas ka na! Ay! Sinusunod! Maraming salamat mga kasasawad! Hindi pa nagtatapos ang ating programa, live interview. This program is brought to you by the Jobert. Ilan na ang iyong subscribers? 8.59. 8.59 na! Baka pwede rin i-subscribe bago tayo pumunta kay si Captain Dodong ng sunod. Ikaw, ito malupit to, si Captain Dodong. Napakatamad na vlogger. Sobrang tamad. Hindi nag-upload yan. This is Captain Dodong. Oy! Shout out kay Kapala Alex, si Louie nandyan, si Louie. Yan. Mga kasort, baka pwede nyong i-subscribe itong channel niya. Hindi na drop ko, kay Jobert yan. Baka graduate na siya. Ayun naman si Dodong, si Captain Dodong ay isa sa mga malakas ang mga views sa Burias ngayon. So, i-interviewin din natin siya kasi dati siyang nagtatrabaho sa Quezon City. Ano yung tumama mo, Dong? Maintenance. Maintenance? Tadi, dito, ay, ubusin mo na yan. Shout out mo na tayo. Maintenance, Quezon City, kapatid siya ni John Igor. Tapos, ang unang pumunta talaga sa amin sa Bucanas dito sa Burias ay si John Igor, tapos sinama si Master James, nadamay na lang yun si Captain Dodong, no? Tapos ngayon vlogger na siya, so alamin natin kung ano na ang musa na yung buhay niya, yung pamumuhay nila, yung family, ngayon na naging vlogger na siya, ikumpara dun sa trabaho niya dati. Batangas, sa ano? Hindi, kumpisa talaga nito yun. Oo, Bulkat na yun. Sa Taal? Taal. Oo. Galing sila. Natuwa dahil nakatulong dahil sa pag-aaral ng mga kapatid namin. Malaking impact kasi si Papa kasi medyo may edad na, hindi na masyadong tumakaw talaga sa pangisda. Kaya kami nag-suporta lahat pangailangan. Marami pa kami kapatid na maliliit at nag-aaral. Kaya malaking impact talaga naman. Salamat namin sa aming mga viewers. Yan, huwag niyong kalimutan talaga kami pasalamat sa mga viewers. Ang ma-advise ko lang kasi wag hindi natin masasabi kasi na laging ganyan ang sasahurin natin. Ang tinanong ko pa ay yung pinakamalaking sinahod niya. Hindi ko ibig sabihin na lagi siya sumasahod ng gano'n. So pag bumaba ang views, bumaba din ang sahod. So ganun pa ang YouTube. So mag-ipon ngayon, mag-ipon. Yan sa mga kayo kasi siyempre may mag-sipay para sa pamilya. Yan, congrats sa family ni Dong kasi kahit paano ay yun ang pinakauna na kinabang sa pag-angat na kanilang gamit, pagsahod. So yun po yung sinabi ko mga kasuward na ito ang pinakamalaking opportunity ngayon. No, kasi sasahod ka lang, pero yung manasahod ka lang 160,000. Saan mo kukunin yun? No? So, ibig sabihin, nabigyan siya ng opportunity sa YouTube na may mga nanonood. Mag-save kayo, mag-save. Ay, mag-advise ako sa mga bonus vloggers. No? Ito, kasi naka-live tayo, mag-ingat po kayo sa mga caption. Sa mga title, mga caption. Pag hindi kayo sigurado, magtanong-tanong kayo sa mga marunong kaya sa Google. Kasi maraming po sa inyo na hindi mali-mali ang mga spelling. Ha? Malaking bagay po yun. Marami tayong bonus vlogger dito. Pag-aralan niyo po yan kasi ang mga nanonood sa inyo, hindi lang mga katulad natin. May nanonood sa atin na mga professional. No, yung mga magaling mag-tipex, yung tipex na correct ka, no, baka masaktan kayo. Kaya pag-aralan niyo yan, no, na dapat na tamang spelling. No, napaka-importante yan sa caption kasi yung mga iba, baka madidismaya. So, inano ko lang kasi napapansin ko rin sa mga, hindi lang naman yata sa, pati yata sa amin doon. Ako rin, ganyan din ako dati. Hirap-hirap ako sa mga spelling, nagkakamali ako, kinukorek din ako, pero pinag-aralan ko yun. Kaya ako, pag hindi ako sigurado sa
mga word ko na ginagamit, ginugugil ko muna o nagtatanong ako kasi para sigurado ako sa mga title. So merong mag-comment po kayo kung napapansin nyo rin po ba. Maraming nagko-comment ng ganyan na. Okay. Kaya ano po, ayusin nyo po yung ganun kasi malaking bagay po yung mga ganun. Yan. So, congrats kay Captain Dodong. So siguro ngayon, susunod sa out siguro, medyo malaki-laki na naman sa uwi po. Kasi tamad po siyang mag-upload. Tamad siya mag-upload. Sa isang araw. Sa isang araw, apat ata. Ayan. So, anong, baka po, salamat sa mga viewers. Yun, salamat sa ating mga Sourly family. Malaking bagay yung panunod mo sa amin at suporta. Dahil sa inyo, maraming taong tulungan, hindi ako pamilya. Nakakuha din kami ng mga pangailangan pang minsan pang tumasahod. Mabibigyan kami ng mga pangailangan namin. At thank you sa kaya Lujasan Lighter, sa mga supporter niya, Sourly family, at salamat po sa lahat. Yun, congrats kay Captain Dodong Official. Sana tuloy-tuloy yung pagsuporta. Sana bigyan mo sila ng mas mag-improve pa ang pag-vlog mo para galingan mo pa pag-aral mag-edit, galingan mo pa yung pag-salita sa camera para makahuli ka ng mga gandang mga isda ay maganda yung vlog. No? At ibisitahin nyo ang kanyang channel kasi magaganda ang mga huli nila eh. Kasi sila talagang legit, mga tunay sila mga isda. No? Ako kasi sa akin panukuha lahat halos yung mga pangingisda ko eh. Kaya si Captain Dodong, bisitahin ninyo, napaganda lang mga hulihan nila. Sana magtuloy-tuloy pa. God bless. Congrats. Namayos ka na dong. Thank you at salamat. Yan! At ito, malupit yung susunod natin. Master James! Yol, Master James, ang magsasalita. Ayan, yung mga kwento niya dati sa buhay, no? Grabe ang dami. Magsalita to dati. Abangan natin si Idol. Yan, so... Okay na, ilan na, subscribe nyo muna. Ano mga karnit na? Si gusto ko lang lumayas sa tabi ko to eh. It's your bird. Ilan na. Subscribe lang. Para mga graduate. Thank you. Oh, para makalayas na. Hindi ka pwedeng lumayas sa nagkakagraduate. Yan, so, hintayin natin makainom lang. 40 na lang, Lord. Oh, 40 na lang. Yan. King, yan. Baka naman siguro kaya natin pa, ano, pag-graduate na ngayon, bago natin si Master James. Sa mga hindi pa nakasubscribe, baka pwede i-subscribe mo. Parang nakalayas na. Try na naman ako. Okay. Yan. Ang malaking bagay po yan. Malaking bagay po yung subscribe para sa 1,000 lang. Kahit 1,000 lang. Para makuha yun nila yung ano. Pero, galingan yung ano. Yung mga nabigyan ng 1,000 subscribers dyan, no? Galing dito sa channel natin. Galingan ninyo ang pag-vlog kasi walang manonood. Hindi pa rin manonood sa inyo yan pag hindi kayo magbigay ng magandang vlog. Kaya, galingan ninyo. No? Para yung aking mga subscribers kasi. Although, yung out of 800,000 na subscribers ko, ang active lang dyan ay na sulit talaga sa akin ay nasa mga 10,000. 10,000 to 50,000. Yan lang yun po yung sulit na viewers ko. Kaya, yan lang yung magsasubscribe sa inyo talaga. Pero yun, pahalagahan yung mga tao niya kasi napakasulit na loob mo yan. 90! Uwe! Tira. Okay na yan. 1K! Malapangan! Graduate na! Nalayas na! Surbol na isang manok yan! Ha? Surbol na isang manok! Surbol na! Ay, ilang iligtan niyo si Ron! Surbol ka lang iligtan, Ron! Lumayas ka na, Bert! Yan! Congrats! So, bago tayo magpapulit na isa pa, sumusurin mo na. Yan! May asawa! Inaanak! Dalawa! Inaanak ko yung isa! Si Adim, ha? Adim. Yan. Si Master James ay kapatid ni Igor. Pangilan ka, Master James? Pangalawa. So, bago yan, tanongin mo si Master James kung ano ang natapos. Grade 3 ang natapos. Hindi ka na nag-grade 4. Yan, yeah, no.
Ang ating idol, okay na yung tuhod niya. Yung dalawa niya, bali ito. So yan, sa mga sa hindi natapos na ngayon, ako na lang magkwento ng iba, no? Para marik na tayo si Master James. Kailangan nyo naman, alam nyo yung buhay niya. Uy, yung sabon ng lubong. Si Master James, ba, sumama kay Jan Igor sa Bukana. No? Doon sa, nung kalakasan ni Jan Igor. Umirinda kayo, kayo nagdala. Dapat umirinda din kayo. Ano yun natin si Master James? Ano yung trabaho dati? Nahihiya doon. Nung hindi ka pa vlog yun, anong trabaho? Siyempre si Idol Jokes. Pasimple-simple lang, pero kanina lumuha na si Idol, no? Sobrang maiyakin talaga si Idol. Ang trabaho sa Manila? Mapasabi ako ng malayong Panyang. Magkano sa saldo? Nag-start ako ng trabaho dati. 2006. Siguro sa hindi lang mga 30 minutes. Ang tagal? Ano may nagtino doon? Mga landscape. Landscape? Magkano sa saldo? Dati, minimum dati. Pagto lang dati minimum. Maabot lang siya ng 370. Yun lang. Naabutan ko yun. 370 naabutan ko yun. Tapos, isa pang isda. Yung pangisda na ako, yung pangisda, basa pa siyempre, parang, kung pa rin ang Manila, bumalik ng mali, basta yung isda naman. Nung nagwana, nung mabot ng Santandini, sa ulo, hirapin talaga. Tapos nung paano kaya bakit sumama ka dyan, Igor? Hindi kasi pumunta ako sa dyan, Igor, nagtrabaho yun sa kwan, Tanggas. Tanggas pala. Tanggas. Kasi kasi marunong ka sa ganun. Sige. Yun, pumunta ko doon, ako lang mag-isa. Bruyas vlogger po, nagsidatingan. Daga, ang dami ng Bruyas vlogger talaga. Paano mag-YouTube doon eh? Sparring lives. Hindi pa magsasalita si Master James, mayayakin pa siya. No, na-develop lang yung kanyang medyo na-expose sa YouTube. Nung nag-vlog na si Jan Ryan, kasama niya doon sa Laot, no? Ilang araw kayo nagkasama noon, ang tagal. Ano, may kawa ba? Doon sa Laot? Siyempre. Gilit-bitag ng mga... Ala! Puno ng labis sa Laot! Sige. Kumusta ba? Ito lang. Ipakaon mo na sa inyo ron. At ito yung si Kanji. Si, ano? Si Joy. At si Idol. Yan. Si Idol. Faring Vibes. Yan. At si Idol Kadox. 1K ka na pala. Congrats. And congrats to. Okay lang, dagdag naman yan. Kasi... Ano naman ito? 166. Oo, gumo. Oo, dali na. Babalik yan. Meso, mas. Talawa. Talawa. Wala pa man. Wala signal dito. Pagdayo ka kasi sa lugar na magpapamit. Wow.